si Love Love po ay busog. Welcome back to my channel. Kami naglalakad sa stoplight. Parambang. Busog. Bangag lang. Sarap ng kain na baby. Sabi lang stoplight. Sabi lang stoplight. Si Baby G. Ang laki ng pisngi. Grabe ka. Wala akong pasok guys eh. Kaya date muna kami ni Mahal. Mali yun ah. Dahan-dahan lang. Mahal, ba't ganun tumingin sila sa akin? Sabi ko, hello guys. Siyempre. Naintindihan nila eh. Sige, tour mo sila sa Abu Dhabi. What's up? What's up, Nigga? Ayusin mo naman yung camera mo. Paano ka nila maayos? Tingin ka dun sa may maliit na ano. Dito. Dito kami ngayon. Titingin ng bahay. Nag-iikot-ikot. Hindi alam kung saan maikot. Paikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Kausapin mo sila. Oh, next, next. Nilipat yung camera. Wala kasi siyang masabi guys eh. So, ako na lang magkukwento sa inyong lahat. So, may kwento ako sa inyo. Ito, nabasa ko lang to. May dalawang magkaibigan. Ang pangalan nila, Marco Tipidna. At saka si Paul Lubina. Ngayon, si Marco Tipidna, may ipon siyang 3 million. Sabihin natin 3 million pesos. Ngayon, ang nangyari ay may gustong bilhing TV si Marco Tipidna. At yung TV na yon is worth 50,000 pesos. Then, sa tingin nyo guys, kaya bang mabili yun ni Marco Tipidna? So, another story is si Paul Lubina naman. Meron siyang ipon na 50,000 pesos. Ngayon, nagpunta siya sa bahay ni Marco Tipidna. Nakita niya yung TV na binili ni Marco Tipidna. Worth 50,000 pesos. Nainggit siya, so gusto niya rin magkaroon ng gano'n. Sa tingin nyo guys, alin doon, sino doon yung may mas karapatan bumili ng mahal na TV? Ikaw, Lablab. Sa tingin mo? Siyempre si ano, yung may ipon na ng ano, 3 million pesos. Bakit? Siyempre yun, isang ano lang, isang bitaw lang ng 50,000, meron pa siyang tirang pera. O diba? Eh si Paul Lubina. 50,000 lang pera. Tapos bibili pa niya ng TV worth 50,000. So wala na siyang pera. Yun na nga. Pulubi na siya. Kaya na, pulubi na siya. So ang lessons dun guys, actually nabasa ko yun sa libro ni Chinky Tan. Ang lessons dun guys is about yun sa conclusion ng dukot at dakot. Yun yung base sa aking thoughts. Dukot at dakot. Ano ba ang ibig sabihin ng dukot? Mahal, anong ibig sabihin ng dukot? Dukot means konti lang yung dudukot. Dahil may maiiwan ka pang pera. Paano naman yung dakot?
yung dakot, yun yung sagad. Kaya din ako. Parang iba yun ah. Parang iba yung meaning na dakot. Ayan, dakot. Sagad, as in buong ipon buong niya ipon or buong niya. Pera niya. Binastos niya agad. Yun kasi, alam nyo guys, ang nangyayari kasi sa mga Pilipino is, ang nangyayari is, hindi dukot, kundi dakot. Di bali nang mabili nila yung gusto nilang bagay. Basta. Basta meron sila. Basta meron sila. Bigyan mo nga sila ng example. Hindi nila iniisip yung... Tulad susunod, ng... Susunod na araw. Bigyan mo sila ng example. Tulad ng... Shoes. Tulad ng shoes. Magkano ang shoes dito sa Abu Dhabi? May makukuha kang 200. 100, depende sa style. Depende eh, paano kung halimbawa, ang sahod niya is 1,500. Tapos gusto niya bumili ng shoes na 300. Ngayon ang dain niyang bayarin. Inuna niya bilhin yung shoes. Sa tingin mo, makatarungan yun? Hindi, syempre. Ibig sabihin, hindi pa siya makakapagbayad ng mga bayarin niya. Tama. Inuna niya yung... Inuna niya yung luho. Inuna niya yung wants niya. Kesa sa? Needs. Tama. Doon na kasi papasok yung needs tsaka wants, guys. Pag nakita nyo kasi yung pinagkaiba ng wants tsaka needs, doon nyo marirealize yung mga priorities nyo sa buhay. Yung iba kasi, porket may credit card, swipe lang ng swipe. Hindi nila iniisip yung babayaran nilang credit card. So, what's the moral lessons for this one? Mahal? Kailangan ng matuto. Paano? Sa paggastos. So, anong dapat nilang gawin? Dapat yung gawin. Mag-save muna. Save muna. Saka manood kayo ng vlog ni Joby Lopez. Nag-vlog ka naman. Nag-vlog ka naman ng vlog ko. Click subscribe. And click the bell. Yun nga guys, dapat ang gawin nyo is magkaroon kayo ng budget. Budget kada buwan. Budget sa ipon. Budget sa bayarin nyo. Unahin yung bayaran yung sarili nyo. Kesa kayo gumastos. Minsan kasi nangyayari, mas malaki ang gastos kesa sa sahod. Kaya ang ending, nababawon sa utang. Kaya yung utang, hindi pa nababayaran. Kasi gusto lagi. Gastos. Gastos. Hindi inuuna yung babayaran. Kasi kung narinig nyo na yung rat race, guys, yun yung tinatawag na rat race. Sa employee yun. Yung parang... Lahat ng sahod mo, umiikot lang. Parang yung cycle. Parang alang nangyayari sa buhay mo. So, dapat yun yung gawin nyo. At, nire-recommend ko din, basahin nila ang... Ching Positive! Libro ni... Ni Ching Kitan! That's it, guys! Thank you! Thank you for watching! Please click subscribe button! Para sa more videos pa namin ni Mahal. More videos ko. Thank you. Bye-bye. Bye ka muna, Mahal. Bye-bye. See ya.